Magandang araw mga kayanita! Isang kwento po muli ang aking ibabahagi sa inyo na sana ay inyong maibigan. Ito ay may pamagat na sisibon pa ba ang pag-ibig? Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pag-ibig na hinubog ng panahon. Pag-ibig na tumubo at naramdaman ng pusa ng dalawang taong nagmamahalan. Pilitin man nating itago ang pag-ibig na ating nararamdaman. Sisibol at sisibol ito pagdating ng tamang panahon. Sumisigid ang lamig sa buong katawan ni Clarissa. Dati na namang malamig sa lugar na ito ng Baguio, pero kakaiba ang haplos nito ngayon sa dalaga. Kanina pa siya bihis. Isang bestidang may kombinasyong puti at itim ang napili niyang isuot sa pagkakataong iyon. Sa malas, lalong pinatingkad ang damit na iyon ang kaganyang kagandahan na nakahihigit sa karaniwan. Mahaba ang kanyang buhok, mabilog at malamlam ang kanyang mga mata. May katamtamang tangos ang ilong at ang mga labi ay tila nag-aanyayang mahagkan. Makinis ang kanyang kutis at mamula-mula iyon. Isang katangian nilang mga taga-Baguio na kinaiinggitan ng mga dalagang taga-Maynila. Hindi naman sila likas na taga-roon. Minero ang kanyang ama at doon na nadestino nung siya ay nasa elementarya pa lamang. Strikto ang kanyang ama. Sa edad niyang 22 ay hindi pa niya naranasan ang maligawan. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa niya nararanasang mahalin at magmahal. Panganay siya sa apat na magkakapatid na puro babae. Kaya naman talagang sukal na sukal ang loob niya sa kahigpitang pinaiiral ng kanyang ama. Madaling mag-asawa. Ang problema, karapat dapat ba ang mga lalaking mapipili ninyo? Iyon ang madalas sabihin sa kanilang magkakapatid ng kanyang ama kahit nasa harap sila ng pagkain. Kung mag-aasawa kayo, sisiguraduhin kong sa maganda ang punta ng buhay ninyo. Kahit na nga ako pa ang mamili ng lalaki na papakasalan ninyo. At tahimik lang silang nakikinig. Ang salita ng kanilang ama ay batas na nilang sinusunod mula sa pagkabata nila. Maging sa pagpili ng kursong kukunin, ay ang ama pa rin nila ang nasusunod. Bukod pa rito, si Clarissa ang itinuturing ng ama na aanga-anga sa magkakapatid. Maaya lamang ng kabarkada ng mamasyal, walang tanggi itong sumasama. Ilang beses na itong naloko ng isang mag-inang kunwari ay naligaw at humihingi ng pamasahe. Bigay naman kaagad ng pera si Clarissa. Kahit na maubusan siya ng pamasahe pa uwi. Hindi niya alam na maraming mga mag-inang ganito ang miyembro ng sindikato. Paano pa kaya kung lalaki na ang manloloko sa kanya? Para kay Clarissa ay hindi siya aanga-anga. Wala lang siyang lakas ng loob na tumanggi. Nahihiya siyang magsabi ng hindi. Mula sa siwang ng pinto ng kanyang silid, ay natanaw ni Clarissa ang kanyang inay at itay. Larawan ng mga ito ng kasiyahan. Kausap ng mga ito ang isang lalaking humigit kumulang ay may 25 taong gulang. Matangkad ito, pero may kalakihan ang tiyan. Naisip niya, mahilig sigurong uminom ng beer. Medyo singkit ang lalaki, matapang ang ekspresyon ng mukha at hindi kakinisan ang balat. Kapag tumatawa nga ito, ay halos labas lahat ang ngipin nito at gilagid. Napangiwi si Clarissa ng mahagip ng kanyang paningin sa aktong tumatawa ang lalaki. Sa lahat yata ng pinakaayaw-ayaw niya ay ang mag-aasawa ng ganoong klaseng lalaki. Tinungo niya ang salamin at minalas ang kanyang mukha. Maganda siya talaga. Masgi siya sa sarili niya ay humahanga sa kanya. At alam niyang maraming kabinataan sa kanilang lugar ay lihim na nagtatangi sa kanya. Dangan nga lamang at takot ang mga ito sa kanyang ama. Siya ay pumapayag, kaso pagbungad pa lang sa bahay nila
ay itinataboy na ng ama ang kanyang mga manliligaw. Madidinig ang magkakasunod na katok sa pinto. Sumunod ang tinig ng kanyang ina. Pinalalabas ka ng itay mo. Bigla ang sasal ng kanyang dibdib. Papaano ba siyang ngingiti kung labag naman sa kalooban niya ang kanyang ginagawa? Si Ernesto Park, anak ng may-ari ng bagong bukas na grocery sa palengke. Salubong sa kanya ng ama. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay, sabay ngiti. Maganda ka nga pala, Clarissa. Glad to meet you. Naramdaman ni Clarissa ang sinadyang pagpisil nito sa kanyang palad. Nainis siya, pero hindi siya makapagpahalata. Harapin mo siyang mabuti, anak. At doon muna kami sa labas ng iyong inay. Makahulugang tinig ang ibinigay ng ama sa anak. Huling-huli iyon ni Clarissa. Opo, itay. Sagot niya. Magkaharap na silang nakaupo ni Ernesto. Sa pangalan pa lang ay surang-sura na siya. Lalo pa nga pag ngumingiti ito o tumatawa. Tila gusto niyang tumayo at iwan ang kausap. Alam mo, solong anak ako eh. At yung bagong grocery namin, ibibigay na ng parents ko sa akin kapag nagkaasawa na daw ako. Pagkukwento nito na ang mga mata ay hindi inaalis sa magandang mukha ng dalaga. Hindi siya sumagot. Yabang na yabang siya sa mga sinasabi ng lalaki kanina pa. Para bang tiyak na tiyak nito na siya ay mai-impress sa yaman nito. Kung alam mo lang, sa loob-loob ni Clarissa, sabay yuko ni Clarissa nang makitang tumatawa na naman ang lalaki. Mga isang oras silang nag-usap. Halos ay si Ernesto lang ang nagsasalita. Kung hindi siya tatanungin, ay hindi siya kumikibo. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha nito nang malamang wala pa siyang nobyo. Lalo na nang malamang hindi pa siya nagkakanobyo. Matagal na akong naghahanap ng isang tulad mo, sabi nito. Ayaw naman niyang mapahiya ang lalaki sa kayabangan nito. Isa pa, baka makarating sa kanyang itay kung babarahin niya ang lalaki. Sa wakas ay nagpaalam na rin ang lalaki. Tinawag niya ang kanyang inay at itay. Pilit siyang humingiti para iparamdam sa kanila na siya ay nag-enjoy sa bisitang sila ang pumili. Babalik na lang ho ako, Mang Tenyo. Siguro sa pagbabalik ko ho, ay pwede na nating pag-usapan ng maayos ang lahat. Walang problema, Ernesto. Masunurin ang anak ko. Nakangising sagot ng kanyang ama. Naguguluhan siya sa naririnig. Parang may naaami siyang hindi maganda. Huwag naman sana. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Inahatid niya hanggang sa pintuan ng bisita nang lihim siyang sanyasan ng ama sa pamamagitan ng nguso. Bago tuloy ang umalis ay hinawakan ni Ernesto ang isa niyang kamay. Presko talaga. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuting asawa ako sa iyo. At pinisil pa munang muli ang kanyang palad bago ito tuluyang lumisan. Parang mauupos na kandila si Clarissa nang ilapat ang pinto. Pagharap niya ay formal na ang mukha ng ama na nakita niya. Mag-usap tayo, Clarissa. Naunang naupo si Mang Tenyo sa mahabang sofa. Kasunod si Aling Tansing na ang ekspresyon ng mukha ay hindi mo maintindihan. Si Clarissa ay natigilan. Parang hindi niya maihakbang ang mga paa. Para bang kapag naupo siya sa harap ng ama, ay madidiktahan na nito ang isip at puso niya. At hindi siya maaaring magkamali. Clarissa, matigas at makapangyarihan ang tinig nito. Napayuko siya. Nanginginig ang mga kamay na nakatikom ng mahigpit habang ang hinlalaki ay hindi mapakali sa laylayan ng kanyang damit na umaakyat hanggang tuhod nang siya ay maupo. Nangyari ang katahimikan. Wari ay binibigyan pa siya ng pagkakataong maalis ang tensyong nararamdaman. Tumikhim ang kanyang ama at sa matigas na tinig ay nagsabi, "Tatapatin na kita, anak. Gusto ko ang lalaking iyon para sa'yo. Iniisip mo siguro ang sinasaklawan ko ang damdamin mo. Pero ang siguridad sa piling ng lalaking iyon ang nagtulak sa akin upang ipagkasundo ka sa kanya." Bagamat kanina pa niya pinangangambahan ang katotohanan, hindi pa rin niya maiwasan ang mabigla. Mukhang tumututol ka.
Hindi po, itay. Gumagralgal ang kanyang tinig. Ang luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng naglandas sa kanyang pisngi. Ayusin mo yung hitsura mo, singhal ng ama kay Clarissa. Umawat kaagad ang kanyang ina. Tenyo, hayaan mo muna ang ating anak. Ako na lang muna ang kakausap sa kanya. Yumapo si Clarissa sa ina. Sunod-sunod na luha ang naglandas mula sa kanyang mga mata. Kasunod noon ay ang pagbabara ng kanyang ilong at sunod-sunod na hugulgol. Tila ba ang iyak niya ay makakapagpabago pa ng lahat. Tumayo ang kanyang ama. Baka sa mukha ang galit at tuloy-tuloy na pumasok ng silid. Lumapit ang kanyang ina at hinimas-himas ang kanyang likod. Anak, wala akong magagawa. Ako ay tulad mo ring sumusunod lang sa batas ng iyong ama. Baka sa mukha ng ina ang katapatan, ang pagkaawa. Nakita ni Clarissa sa katauhan nito ang isang kakampi. Inay! At yumakap siya sa inang nangingilid na rin ang luha. Hindi siya makatulog. Panay ang landas ng luha sa kanyang mga mata. Siguro ay parang kinagat na ng putakpi ang talukap ng kanyang mga mata dahil sa kakaiyak. Gising pa rin si Alexis, ang nakababatang kapatid na siya ang kasama sa kwarto. Ang dalawang nakababatang kapatid ay sa kabilang silid naman natutulog. Ate, ano ba ang problema? Nakaupo na ito sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya na tila naghihintay ng paliwanag. Sila ni Alexis ang close dahil siguro magkasunod sila at hindi nagkakalayo ang edad. Hindi sila naglilihiman at sa kanilang dalawa, ito ang mas malakas ang loob. Nakakagawa ito ng mga bagay na kapag nalaman ng kanilang ama ay tiyak na ikagagalit nito. At sa totoo lang, naiinggit siya sa kapatid dahil may nobyo na ito, isang kapwa niya nurse sa ospital. At hindi may minsang nabanggit sa kanya ng kapatid na ipaglalaban niya ang kanyang pag-ibig kung sakaling pakikialaman siya ng kanyang ama. Naghihintay si Alexis ng sagot at sa pagitan ng mga impit na hikbi ay ikinuwento niya ang nangyari. Marahang tapik sa balikat ang ibinigay sa kanya ni Alexis, pampalakas ng loob. Ate, hindi masamang sumuway sa kagustuhan ng mga magulang kung inaakala mo namang ito ang makakasama sa'yo. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Clarissa sa kapatid. Huwag kang pakasal sa lalaking iyon. Magagalit ang itay at wala akong magagawa kapag pinilit niya ako, sabi ni Clarissa. Umakas ka, ate. Tutulungan kita, sabi ni Alexis. Alexis! Hindi na niya nakuha pang magsalita. Ang yakap ng kapatid ay parang isang kalasag na handang magtanggol ng mga oras na iyon. Bukas na bukas rin, ate. Ako ang gagawa ng paraan, mariing sabi ni Alexis sa kanya. Umaga, tulad ang nakasanayan na, maagang nagising si Clarissa. Matapos mag-toothbrush at makapaghilamos, ay isinalang nito ang takure para magpakulo ng tubig. Mula sa refrigerator ay naglabas ito ng isang balot na longganisa na may 10 piraso ang laman. Tamang-tama na iyon para sa kanilang almusal. Naghahain siya nang lumabas ang kanyang ama. Nakabihis na ito nang pamasok. Mula nang mag-retire si Mantonio sa pagiging minero, ay namasukan na lamang itong maintenance sa isang inn na malapit sa palengke ng Baguio. At doon nga nito nakilala ang mag-asawang Park na magulang ni Ernesto. Bagong bukas ang grocery nito, at nangangailangan ng 2 boy para sa bodega. Ang kanyang ama ang nagbigay ng 2 boy na hinahanap ng mga ito. Nagkapalagayang loob ang ama niya at ang mag-asawa at ipinakilala sa kanyang ama ang solong anak nito. Minsang nag-uusap sila ni Ernesto na pag-usapan ang tungkol sa mga anak. Ipinakita nito ang family picture nila kay Ernesto. Nagandahan agad si Ernesto kay Clarissa at nagbiro ito na kung pwedeng ligawan ang dalaga. Birong tinutuo ni Mang Tenyo dahil hindi biru-birong tao lamang para sa ama nito si Ernesto at ipinagkasundo nga siya nito sa ama. Na talaga namang gusto rin ni Ernesto, lalo na nang makita nito ng personal si Clarissa. Walang kibo si Clarissa habang isinasalin sa isang tasa ang kapeng mainit mula sa termos
at ilagay iyon sa tabi ng ama. Maya-maya ay lumabas na rin si Alexis. Bitbit ang isang malaking bag. Umalik ito sa ina. Aalis na ho ako, inay, sabi ni Alexis. Kumain ka muna, anak, sabi ni Aling Tansing. Huwag na ho, pagkuwan ay nilingon ng ama. Itay, aalis na ho ako. Ano bang laman niyang bag mo? May pagtatakang tanong ni Mang Tenyo habang nakatingin kay Alexis. Ngumiti si Alexis. Mga damit ho. Papalitan ko na ho iyong mga baon kong damit sa ospital. At patay mali siyang bumaling ito sa ina. Siya nga pala, inay. Papuntahin ho ninyo si ate roon mamayang alas 5. Ipauuwi ko ho ang mga maruruming damit ko at ng malabhana. Straight ho kasi ako hanggang bukas ng gabi. Tumayo si Mang Tenyo sa hapag. Pinunasan ng panyo ang bibig. Ako na lang ang dadaan roon mamaya. Tutal ay isang sakay lang mula sa trabaho ko. Nagkatingin ang sina Clarissa at Alexis. Kalituhan ang kay Clarissa. Katiyakan ang kay Alexis. Matagal nang nakaalis si Alexis ay hindi pa rin makakilos si Clarissa. Tuloy ang plano nila ni Alexis. Usapan nila ay itutuloy siya nito sa bahay ng isang kaibigan. Doon muna siya magtatago hanggang sa magkagalit si Ernesto at ang kanilang itay. Mga damit niya ang daladala ni Alexis. Sa kanyang silid, pabiling-biling si Clarissa. Tahimik na tahimik ang buong kabahayan dahil nakapasok na rin ang dalawa pa niyang kapatid sa eskwelahan. Sa labas, walang maririnig kundi ang hilik ng kanyang ina na natitiyak niyang natutulog sa mahabang sofa. Doon ito dinestino ng kanyang ama para magbantay sa kanya. Mahigpit na pinababantayan si Clarissa dahil nalalapit na ang pagpapakasal nito kay Ernesto. Ipinikit niya ang mga mata. Pilit itinatakwil sa isipan ang isiping ikakasal siya sa lalaking hindi niya gusto. Ginulantang siya ng malakas sa tinig ng kanyang ama. Galit ito. Nang tumingin siya sa bintana, medyo madilim na ang paligid. Niloko tayo ng anak mo. Sabi ay may duty siya hanggang bukas. Wala naman pala. Eh nasaan siya? Tanong ni Aling Tansing sa asawa. Wala nga roon eh. Alas 4 pa lang daw ay lumabas na. Naguguluhan si Clarissa. Nasaan si Alexis? Ang usapan lang nila ay ihahatid nito ang mga gamit niya sa bahay ng isa nitong kaibigan. Pero uuwi pa rin ito. Sa pagtakas ni Clarissa sa kanilang bahay, ay walang mahahalata ang kanyang ama dahil wala naman siyang dalang mga gamit o bag. Nagulat siya sa malakas na pagsara ng pinto at nagmamadaling yabag ng ama. Natitiyak niya, hahanapin ito si Alexis. At marahil ay ganoon din ang gagawin ng ama kung siya man ay aalis din. Hindi rin siya makakatakas. Nakatingin siya sa bukas na bintana nang biglang sumungaw ang ulo ni Alexis. Ate Clarissa! Pabulong pero mapuwersang tawag nito. Anong ginagawa mo riyan? Hinahanap ka ng itay. Alam ko, ito lang ang paraan para makaalis ka. Dali ate, baka mabuko tayo. Pero, at hindi na siya nakatutol, nang hilahin ni Alexis ang isang kamay niya at dumaan siya sa bintana para makalabas. Alexis, makinig ka ate. Sa bahay ni Victoria ka tumuloy. Nandoon na ang mga gamit mo. Bukas, gagawa ako ng paraan para mapuntahan ka roon at tutuloy tayo sa bahay ng isang kaibigan ko na magtatago sa iyo sa kumbento. Doon ay mahihirapan si itay na makita ka. Matapos isiksik ni Alexis sa bulsa ng blouse ni Clarissa ang ilang dadaaning papel, ay nagtatakbo na si Alexis sa dilim. Umakbang si Clarissa. Tinungo ang gawing likuran ng bakuran kung saan may lagusan patungo sa kabilang kalye. At doon ay matuling binagtas ang daan patungo sa sakayan. Makatakas kaya ng tuluyan si Clarissa sa ama nito? Paano ang gagawin ni Alexis kapag nalaman ng ama nito na siya mismo ang tumulong sa kapatid para makatakas ito? Matuloy pa kaya ang pagpapakasal na ipinagkakasundo ng ama nito para kay Clarissa at Ernesto? Tunghayan po natin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless everyone!